mas malapit ang Labrador Park MRT kesa dun sa ano yung isa, yung last time na pinuntahan ko. Dito mas malapit, konting lakad yun. Ayan na! Dito pa ako nag-aral ng arts and craft. Di ba ang layo? Bayanihan Center. Ayun si Kuya Alan. Hello! Kuya! Anong flower? Ayan, nakarating na rin. Video ba yan? I'm here, yes. Ay, sakala ko picture. I'm here now. Na ito yung aking queen. Nauna pa sa akin. Lakad ako eh, lang. Balik pa nga ako kanina doon. Kala ko yung dito. May nakapagturo sa akin. Ay, dyan yung... Mas malapit ang Labrador MRT last time. So, kabila ako dumaan. Sa ano, kasi... Ikaw ba ko na, no? Hindi, kumit ka na. Hindi ka lang kumit. Ayun, ito ang aming master. Mag-umpisa na. Pag-usok nyo to sa mata. Okay, kasi self-defense eh. Ang self-defense ka, may matati sa'yo. Hinila ka. Wala kang ipag-defense. Wala kang alam. Eh, may sa pulsa mo, meron kang susi. Huwag mo magagit na susi o kaya voltage. Basta yung susi, either ganito yung hawak nyo. Hindi maano. Pasok nyo dito. Parang hindi makagat. Ayan o. Yung parang, makakalipensa na kayo. Self-defense yan. Then, ballpen. Ako pag sa Pinas ako, lagi ako may ballpen eh. Kasi kahit na hindi mo ginagamit yun, pwede mo magamit yun ng self-defense. Okay, doon pala masusurvive ka na kahit ilan yung kalaban mo, huwag lang yung baril. Kasi ba yung baril, ibang usapan mo. Sa baril kasi dapat malapit ka lang. Hindi ka pwede lumayo. Pag mga 1.5 meters, kaya mo pang-depensahan yung baril. Pero pag umabot na yun ng 2 meters, 3 meters, saas ka na, hansap ka na. Okay, kasi di ba may joke nga dyan na karatista lumipad. Tinutuhan ng baril, doon na lang siya sa baril. Hindi na siya bumaba. Okay? So pag baril kasi 1.5 meters, ilang ba yung 1.5? Pag ganyan lang, hanggang dito. Yan. Pag ganito yung distansya, kaya mo pa yan. Kasi madidisan mo yan eh. Pwede mo siyang punin eh. Ang importante yung line of sight, yung line of target niya, yun yung iwasan mo. Hindi yung bablock mo, hindi ka iiwan. Kung nakikita mo, nasa gaping ka na, di ba? Dapat yun ako pa rin yung B. Kaya tawag natin na B. Tapos hawak. Yung hawak, bale. Okay? So pwede rin yung panghawak mo ganyan. Kunin mo na kagad yung magtaas ng pa rin. Lagihin mo na yung daliri niya. Kasi yung daliri niya napapasok dito eh. So marami. So pwede mo siyang ganun yun. Okay, so may parinig. Kailangan mo siyang iwasan. Hindi po yung magmapatigas mo ganyan. Diba? Matay. So dapat iwasan kung doon yung B. Nandun yung B footwork natin. Ayan. So saan mo siya papasukin? Na sa'yo. Either dito mo siya pasukin o dito. Okay. Pag dito kasi, advisable ko lagi sa seminar saka training sa mga self-defense. Dapat dito ka lagi kasi open to. Kasi dito pwede pa siyang bumato eh. May kamay pa siya, may paa eh. Pero pag dito kasi, limited. So open na open na ito. So marami ka lang pwede gawin. So ito, pwede mo na yung ganun din oh. O balik mo sa kanya, kung pinutok niya. Bang, bang. Yan yung purpose niya.
E basta nandito na yung kamay niya sa gatilyo, automatically, pag dinipensa mo yan, puputok yan. Hindi pwedeng hindi. Kaya dapat iwas ka. Kasi pag hindi mo iniwasan yan, kahit na lang niya sa puputok, papasok sa katawan niyo. Kaya nandito yun, hindi natin. Doon lagi. Okay? Sa mga tutok, ganyan din. Okay, sa mga kutsilyo naman, kutsilyo. So ano yung unang gagawin ko dito pag hindi ko siya pag mabilis? Kasi mabilis to eh. Hindi ko siya basta-basta magigito. Yung gano'n? Atras. Kailangan mo umatras. Okay? So pag saksak ni ma'am na ganyan, ganyan ka, di ba? Yes! Yan. Then, hawak. Atras. Hawak siya. Dapat butterfly yung hawak mo. Tapos hindi mo pwedeng dapat higpitan mo kagad to. Pag lumapat yung kamay mo, higpit kagad. Kasi pag hindi mahigpit yan, pwede niya ubutin. Ubutin mo ma'am. Pag hindi mahigpit. Pwede niya balik sa'yo. Okay? Kaya yung sinasabi nila ganitong self-defense, di applicable to. Mm-hmm. Nilagawa ko lang kayo ng ganyan pag dinaroon kayo na sa galing sa lagay mo ng ganito. Kasi pag marunong yung sasalag sa'yo, iangat lang niya yan eh. Subukan mo ma'am, ex-block ka. Pag saksak kayo ma'am, ex-block, oh, boom. Kaya nga. Dapat hinahawakan. Kasi di ba sa karate, sa tinuturo yan, ganyan. Ganyan. Ya, yeah. Pa! Ganun, di ba? Alam mo, galing eh, di ba? Pero hindi siya applicable sa tunay na buhay. Kasi pag magaling yung kalaban mo, umutin lang yun, tutusok niya sa'yo. Kaya dapat pag ganun mo, hawak. Hawak. Okay? Ito, nagtitip patalim niya sa baba, di ba? Ito pwede mo lang tanggalin, no? Oh, ang galing. Oh. Pagtanggal niya ito, di yan, oh, bang, bang, bang. Marami kang pwede gawin. Ang galing! Doon ma-apply sa atin yung ma-apply sa atin yung control your opponent, out-balance your opponent, control POC. Yun yung purpose niya, pag sumaksak. Kasi meron kami na ito kaya tawag na kumbatay dito, yung pagkahawak mo, dito mo siya pinapasok. Iba naman to, yung technique to. Ibang technique yan. Pero sa inyo kasi, since wala kayo masyadong alam sa martial arts, yun yung pinaka-the best. Kasalun nyo. Grab. Yan. Ito. Push. Push. Kasi okay. Patalim yan dito eh. Hindi ka na ako masusulatan eh. Hmm, galing. Kung gusto mo, kung galit na galit ka sa kanya, di balik mo. Balik mo gano'n. Hindi ka nakapatay siya. Kasi kamay niya eh. Diba? Wala akong kasalanan. Dinipensahan ko na yung sarili ko eh. Balik ka. Gusto mo siyang control eh. Tapos yun, push lang yan. Ang galing. Push siya. Mabibitawan niya yan kasi masakit. Pag hindi yung binitawan niya, masakit dito. So marami ka lang pwedeng gawin. Okay, pwede mo na siyang balili dito. Balili yan. Marami. So, isa. Marami ka na pwedeng gawin. Kasi open na siya nun eh. Kaya pag may, dito, tinutukan ka. Ayan, ang gagawin mo. Pag tinutukan ka, nandito na sa dito mo. Paano yung salag? Dito ba? Pwede patay ka. Labas yung dugo mo, ganun. Nadepensahan mo yung kalaban mo kasi nagalun yung kalaban mo sa dugo mo. Eh. Pero patay ka. Kasi lumabas eh. Ayan. Anong gagawin ko dito? Dapat dito. Oh, ang galing. Talis mo dito. Kamay ka agad. Eh dapat, unang-una yung tatandaan, pag may ganyan sa inyo, iwasan niyo yung tutok. Sabot na. Iwasan niyo unang-una kung saan nakatutok. Dapat alam niyo kung saan. So pag dito yan, hindi pwede dito. Iwakan yan. Okay? Parang pinanay mo yung sarili mo. Okay? Dapat dito nga. Kasi dapat alis yun eh. Okay? Pag dito yan, hindi pwede dito. So dapat dito yan sa kabila. Okay? Dapat alam niyo yung weapon ng kalaban. Saan yung patalim? Saan yung tusok niya? Okay?
So yun yung kaya sa mga tutok. Yung sa akin, yung tinutok, yung ginawa sa akin sa Quiapo noon, dito, sa likod. Eh, gitlang-gitla eh. Kaya dito ako umikot. Yan. Dito pa lang na tumunog na itong kanya. Tapos, hindi na ako dito ng isang sorry sa Troy. Alas mamatay siya nung humiga sa baba. Ito pala may kasama sa taas. Tapos, tumakbo na ako noon. May dalawa sa taas eh. Pero inabol ako ng isa, abulan kami. Tumakbo na ako eh. Sa isip ko kasi, baka hindi lang dalawa tatlo yun. Baka marami pa yun. Kasi hindi maglalakas ng loob yung ganun kung walang kasama. Kaya dapat gagamitin nyo rin ito. Hindi lang yung... Hindi lang. Ay. Masok naman. Nagamitin natin lagi ito, hindi lang puro tapang sa kagaling. Pero yung, ano yung ginawa ko doon? Sinay ko siya, hindi ko pinalala marunong ako. Pag gumanyan ako, nakita ko magaling ako, di, nusok niya ako kagad, ipatay ako, di ba? So yung ginawa ko doon, ay po, sura ko ng pera yun, tsaka bago lang ako dito. Ginawa ko yung attention. Relax. Nung nag-relax siya, nakita, naramdaman ko yung relax niya dito. Doon, saka umikot. Ito, bali na yan eh. Umikot lang, oh, okay. Yung ganun pang gano'n. Kasi nakatwist na siya. Nasukla ko dito, sa likod. Kasi nakatwist na eh. Nakatwist na sa akin. Pero hindi siya ganun kagrabe. Yun pag alam mo, pag hindi mo alam, patay ka. Diba? Ito nagpakita ko na, yan, nasukla na ako agad. Labas na ito. Dapat pakita mo na hindi ka mag-alaman. Takot. Kanyari na hindi ka. Kasi nakapila mo, magigit na. Pag nakuha mo na yung attention, o say na siya, oh. Abak mo na ito eh. Kaya lang sa isip ko kasi, mayroong kasama. Ayun nga, pag ang friend ko, mayroong talaga. Dapat ganun. Hindi ka dapat yung tiyatawag natin mentality. Mentality. Eh kung hinawakan ko na siya ng hinawakan, binugbog ko na binugbog, hindi ko yung kameron, eh baka kumabana, di ako naman. Corner ako, nasa underpass yun eh. Pwede nila akong... Sabasa kasi yung phone na sa pwede nila akong ano, pwede nila akong... Pwede doon, in-lock, at kaibutan. Kaya naisip ko kagad, sabi ko, gagalaw to sa akin, mayroong kasama. Kaya sakto, pagkakit ko sa taas, tulala yung dalawa. Kasi kala niya, kasama ko yung isa, yung pala, balagta na. Pumunta, bumaba yung isa doon. Yung isa, tulala pa. Nang tumakbo ko, inabol ako. Nung nagabo lang kami doon sa MPU. Pagkakita hanggang doon sa may ano, sa may McDonald's, hanggang doon sa may malapit sa Pisabilia. Binigaw ko muna, hindi ako umuwi. Bakit? Kasi pag umuwi ako, alam niya kung saan ako titira. Pwede niya ako abangan the next day. Dapat gagamitin natin ito. Hindi ako umuwi na hanggang alas 3 ng madaling araw. Kasi kailangan ko siyang iligaw. Tapos pumunta pa ako sa malapit na police station. Doon muna ako nagpalitas. Nung tingin ko wala na, saka ako umuwi. Pero hindi ako dumiretso ng bahay. Nag-ruta-ruta muna ako. Kasi hindi pwede umuwi ka ng bahay. Sundan ka. Eh, hindi ka nakabawi, hindi siya nakabawi ngayong araw. Eh. Babawihan ka ng sumsumi. Try to ring ka na, kaya dapat gagamitin natin ito. Utak natin, laging dapat ano, common sense. Pag may mga attacker na ganyan, saka lagi nyo isipin na, lagi nyo isipin na yung mga attacker na ganyan, may problema yan sa utak. Hindi ka nang gagalawin kung walang problema yan sa pag-isip. So kailangan silang i-reverse psycho. Okay, so yun yung mga weapon natin sa kamay natin. So sa paa naman natin, yung pinaka-basic lang natin yung turo natin is frontal kick. Frontal kick. Then 45 kick. 45 kick. Okay, so wala tayong ibang kick. Then yung stomping kick. Stomping kick, yun ganyan. Magdating ko ito. Diba sa seat fighting natin, kick as low as you can. So hindi kayo pwede sumipa na mataas. Pag dito niya yung kalaban mo, saan kasi sipa. Okay, tsaka yung practicing natin, na hindi kayo mag-o sa martial arts, practice kayo na mababang sipa. Kasi pag the more na mababa yung sipa nyo, mas malakas siya pag umangat. Pakita natin yung power ng 45. So itong 45 feet, ang target nito, ito. Pag dito na tinira yung kalaban mo kasi masakit ito, ito, tight. Mukhang yung ganyan, no? Diba mahina pa lang yan? E paano pag ginunod mo? Ginunod mo, diba? So yung pagsisipa kayo ng 45, yung target nyo, with cage, saka ito, dapat yung weapon natin is either instep or dito, chin. Dito ha, hindi chin. Shin. Na-port niya. So pag sisipa ka ng 45, pag sisipa pa rin, ganyan. Ay! So ganun. Lakas! Pag sisipa mo pa lang, may kalalagyan na yung kalaban. Yan ako, mas more. Eh, ganito, pag tinira mo dito, masakit na eh. Ganyan pa lang, masakit na yan, no? Ginayan mo pa lang, masakit na yan. Ako mo tinayang ebo.
elbow. Isa-isa weapon natin. Galing. Itong weapon natin. Sakit yan. Elbow. Ah, taray! Pak! Ah! Isa pa! Ah! Ah! Ito pala kanina, masakit na. Kaya once more, pag ganun, sigurado mamamalipid yan na sobrang sakit. Saka dapat, yung lakas na sipa, hindi lang sa laki na unumpa, hindi naman malaki yung tao. Pero yung wrist na, hips. So kasabay dapat yun. Kaya pag sumisipa kayo, sabay yung twist. Okay, so ganun siya. So isang sipa ko pa lang, may kalalagyan yung kalaban mo. Kaya how much more pag sumipa ka sa taas, pag ganun kalakas yung sipa mo sa baba. Ibig sabihin, mas malakas yung sipa mo sa taas. Pero sa street fighting, kick as low as you can. Okay, then yung elbow. Elbow is very important sa street fight. Bakit? Kasi pag malapit kayo, pag malapit, isa sakit niyan. Lang, kailangan niyo rin matutunan sa itong isa sa nanon. Lalo ganyan kayo lagi. Okay? So, mabawa, huwag pa si Mampart. Mag-ampas niya, ganyan. Maka-blocking ako, di ba? So, pwede ko nang hawakan to. Ito, elbow. Ito, pasok siya. Elbow strike. So, yung elbow strike, marami yan. Horizontal. Vertical. Ito, downward. Then, upward. Taklo. Oh, ito yung training saan natin pag-reach. Pero ito kasi pag malapit yung distance. Yung pangyari kasi pag malayo lang yan. Pag ganito kalayo, pangyari yan. Pero pag malapit ka, ito po yan. Malapit yung kalaban mo. Elbow. Then, knee. Ito kasi yung mga weapon na hindi kayo masasaktan kahit gano'ng kalakas yung gira nyo sa kalaban. Kung bawa, pag hindi yung to, oh, dito yung kalaban yun. So pag hindi yung elbow mo yan, kahit gano'ng kalakas, ay gano'ng kalakas yan, hindi ka masasaktan. Kasi puto yun eh. Pero same din pag binanata mo ng knee, pag nag-distrike ka, na gano'n. So gano'n yan. So dapat gagamitin natin yung mga weapon na yun. So huwag yung kakalimutan ha. Photo piece, panhir, finger, ano pa? Knee. So huwag kayong gagamit na suntok sa straight pipe. Okay. Bottom piece. Panhir strike. Knife hand. Pwede. Knife hand kasi pwede siya dito eh. Knife hand. Pwede siya dito. Knife hand. Elbow. Elbow. Then knee. Okay. So yun yung mga gagamitin natin sa straight pipe. Okay. Then importante yung alam nyo kung paano i-outbalance yung kalaban nyo. Kaya ako napapansin nyo na nasuswept ko si tawag kasi doon sweeping eh. Nasuswept. Alam mo pagpalo nga ni Ma'am Art, diba? Pagpalo niya. Okay, palo. Pagpalo niya, ayan, open niya, di ba? Kaya ako siya nasi-shift, nasuswept ka agad. Kasi alam ko, kung paano ipasok yung paho. Okay, so pwede ko siyang hawakan dito. Hawakan dito sa pwede niya. Pasok ko yung pasok niya. Ay, tumba. Nasa balance pa rin ako. Kasi pag na-balance ako, talo ako pag na-balance niya ako. Hawa ko pa yung kamay niya. So marami akong pwede gawin. So pwede ko na tirahin ng tuhod ko eh. Marami kang pwede. So pwede ko siyang gawin. Gusto mo patayin, hindi ganun diretso. So ganun siya. So dapat alam niyo kung paano. So mamaya pag partner pa yung partner, pwede niyo gawin yun. Ay, paano kung ganyan palo? Pag ganyan palo, ganito yung salam mo niya ma'am. Yan. Ito. Pag salam mo niya ganyan, so marami ka na pwede gawin. Kasi kaya nga, dapat alam nyo kung saan papalo eh. Kaya every time na may hawak na pamalo or itak yung kalaban nyo, dapat, dahil ganito yung kamay nyo, mas mataas. Kasi bakit? Anong purpose? Anong purpose? Kasi ang titirahin nga, ito. Kasi nasa utak ng tao, open yan eh. Open eh. Kasi pag ganito ka, may possibility na titirahin kaya sa ulo. Open ulo na eh. Pero kung nakaganyan ka, iisipin niya, nakaprotect ang ulo nito. So ito yung titirahin niya. So alam mo na ngayon. So possibility pag ganyan, alam mo na. So yung salag mo, palo. Minute. Diba? Eh kung gusto mo pag ganyan, pag-block mo dito, boom! Nandiyan na kaagad. Dito, pwede mo naman disarm. Pag ganyan mo ito, mandal na ito. Kasi please mo yung kamay niya.
Diba? Importante, nakapwesto ka. Hindi nga sobrang layo, kagaya sinabi ko kanina, itakir. Kaya ka layo. At pag itak na sa'yo, sino lang mo itak? Ganun kami mo. Ganun kami mo. Kasi putol niya eh. Kaya dapat yung sasalagin nyo, hindi yung itak, hindi yung hawak niya. Sasalagin mo yung kamay. So yun lagi yung tatargetin niya. Kaya dapat 3 distance. Kasi marami na rin ako na naranasan niya doon sa barrio namin eh. Misa nakapulitan ng tagak, di ba? So ganun yan eh, mayayari sa barrio eh. Pero dapat, presence of mind na ngayon. Di ka yung tabahan. Kasi pag tinabahan ka, hindi mo nga alam yung gagawin mo. Importante, nakapokus ka doon sa kalaban mo. Saka titingnan mo lagi yung kalaban mo dito. Huwag mo tingnan sa mata. Kasi sa mata, pwede ka niyang ipin. Pwede niya palabas na titirahin kita sa katawan, pero ulo pala tira niya. Pero kung dito mo siya titingnan, lahat ng variation niya, kung saan siya papalo, may kita mo. Dito papalo siya sa taas, papalo siya sa dibdib, o papalo siya sa baba. Kasi may kita mo eh, kung dito ka nakapokus. Kasi pag dito ka, pwede ka niya i-trick. Kung tawanan pa kami, dumi-dumi. Kung paano ko nakakatakot yung mata niya, gano'n ka na, di ba? So, huwag ka titingin sa mata. Every time na may kautay kayong attacker, huwag kayong titingin sa mata ng attacker niya. Dapat dito. Dito kayo dapat lagi na atin. Parang kita niyo lahat ng galaw niya. Hindi susutok siya o sisipa siya o anong gagawin niya. Ano yung agad? Basa niyo na agad. So alam niyo na yung gagawin niyo. Importante kasi alam niyo sumalag. Kung hindi niyo alam sumalag, hindi kayo mabubuhay. Kaya ng doktor talaga pumunta niyo, hindi BOC. Kasi hindi niyo alam depensahan yung sarili niyo eh. So doktor lang yung makakaligtas sa inyo kung nasa hospital na kayo. Eh paano kung grabe yung tama niyo? Or sabihin natin, narinig kayo, tapos binilitag-bilitan pa kayo, diba? So yung sinasabi ko kanina, pag may rapist na na-encounter, saka lalaki na atakin kayo, gusto kayong i-anas, yung problema yung sa ipin. Kailangan nyo lang doon, i-reverse cycle nyo lang din. So, yung kahit sinabi ko kanina, sabihin niya, ay, sa ganit lang, ubali mo mo yung pants mo. Diba? Pag na-ubad niya, nandito na. Nakataon niya na yung na-itirahin siya, nakatatakbo eh. Kasi pag-abuni ka, hindi mo makakatakbo yun. Sabi pa rin yung pants eh. Yun yung tinatawag na logical approach pagdating sa kalaban. So, hindi lang dapat ginagamit lagi na marunong tayo sa masyari. So, dapat magamit niya rin itong, ano natin, sentido common sense. Pagdating sa martial arts. Okay? So, get your partner bago tayo mag-break. May drink ko rin. Kayo na, may sa akin. Guys, ang Thank you.
Spangil strike, pangil. Power! Tirahin niyo itong board. Tirahin niyo yung board na using pangil. Pangil ha, hindi ganito, hindi close piece. So pag nabiyak niyo ito, ibig sabihin pwede na kayo maka makasakit ng kalaban niyo. So may kalalagyan na. Pag hindi niyo ito na, ibig sabihin you need to improve. Okay, so line up, tigis sa isa. Una na ako para alam ko, makapatay ko. Sino mo niya? So pag nabiyak nyo na yan, ibig sabihin, may kilalang ko nyo. Yung energy, i-reserve. One shot. Pwede na makasakit si Madam. Baka kung hindi na pagsama na pagsama na may power na. Okay. Oh, isang bagsak. 1, 2, 3. Ay, galing! Woohoo! Isang bagsak lang yon. Sa laki ng katawan mo, isang bagsak lang. Pag hindi, samba, kulangin mo nga na, walk. Sa susunod na dito na rin. Gawin ito. Sumadami ng matapang na girls. Sis, parang pangwalo yata eh. Ilang ulit. Jose. 1, 2, 3. Ay! Lumalabas na naman yung tawa ko sa'yo. Bantay na.
Yes, yes, sabi ko sa inyo, huwag gagamitin yung close piece. Kasi doon pa masakit na sa talaga. Masakit yan. Masakit yan. Dapat doon yung gagamitin. Pero ayun, yung energy napunta lahat na energy. Kawawan. Kanina nga ba ng linya? Walang nisod linya. Taray! Wala sa maliit yan. Nasa lakas yan. Basag. Basag. Hindi bantay. Hindi tama. Baka hindi mabali. Hindi mahirap mabali pag hindi pantay. Pangit pag hindi pantay. Maano, matigas. Pantay din. Hindi fair. Masakit ka sa amin kanina. Mamaya hindi na pin yan kasi. Pantay din yan. Pag may gano'n, pag nasa lubong. Okay na po yan. Baka mali yung ano. Ayan! Oi, oi, isa kita. Ay! Sa clap. Dapat ba? Nilalayat ko pa lang baklayin mo na. Oh, yan na. Patunayan mo, small but terrible. Ha, okay. Ay, taray! Gagaling! Sisiw lang yan. Dapat broken down. Sisiw lang yan. Parang dola lang yan. Oo nga. 10%. Parang 10% lang yun, ha? Parang dola lang yan. Hindi pa na dapat yung kansa bola. Ano pa? Pipila ako. Parang natatakot ko yun. Bukan na. Next! Next! Next, next! Inabangan ko talaga si Ate Rakin. Awa na. Yun, wow! Yun ang tama. Oo, diba? Ate Rakin. Yung tulog. Si Ate Rakin, yan. Si Ate Rakin. Ay, oo. Wala yan sa ano. Wala yan sa ano. Fighter yan eh. Go, Ate! Go! Sama, sama! Wow! Very good, very good. Alam mo yung tamang pagdano, yung huli, yung may sons of... Hindi na! Hindi na! Karate na mo yan na... Ay! 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 Gina, Gina! Paano pa yun? Go! Tangkad! Go! Tangkad! Huwag na lang po sa lakasa! Huwag na lang po ito! Huwag na lang po sa lakasa! Sa akin mo sa lakasa! May hugot to ah. Oh, may pinagdadaanan. May pinagdadaanan. Kabilis. Ay, may inaman.
It's your turn, boss. Hugot! Ayun! Dapat sa gitna. Biglang balance ka na daw. Mahilog gani kay ayaw na pa naman yung Torres. Last one na ba siya? Oh, last na. Last na ba siya? Sumbag na pala. Walang kwenta talaga yung eh. Ayan na. Masisira yung kamay niyo eh. Kasi alam niyo na kung paano siya atakihin. Pero mostly talaga, pagpaguan tayo, kahit nga ako, kahit ako, may experience na ako, pero dito ako pumapasok sa tunay ng buhay. Kung may nakakaaway ako na nagtitrip sa akin, dito ko pinapasok. Kasi bakit? Open to. Hindi naman niya basta-basta matitira dito eh. Kung susuntok sa dito, tatama ko sa kamay niya eh. Open na to. So marami na akong pwedeng gawin dito. As long na open yung kamay ko, open yung ako. Okay, then yung pag-swim niya sa kalaban, dapat tinatamaan mo muna siya. Hindi pwede yung, hindi mo tinamaan, sinalag mo na dito, sinalag mo, hindi mo magagawa yun. Dapat nandun ka agad yung defense counter. Doon yung counter. O, pwede mo lang sa puno dyan eh. Tapos tuunin mo. Pag tuunin nito, bam, pasok dito. Ano yun? Marami ka na pwede tuunin. Si Ma'am Arsa na yun ito kasi lagi ginaganyan sila. Hindi mo alam kung paano bumagsak. Si Master Art kasi sanay na siya kasi black belt na yan sila. Kumbaga sanay na sila magsunod. Kasi pag hindi mo sinunod yung katawan mo, mababalian ka talaga. Wala nung pag ganito, pag hinawakan kayo ng ganyan, di ba? So pag hindi susunod ni Ma'am yan, ito ginagamit ko 10% pa lang. Okay? So, subukan ko sa inyo isa-isa. Para maramdaman mo yung tunay sa dito. So, pag isang araw ito, pag ka lang. Ito, alam na ni Mag-Ate Del Del yan eh. 10% pa lang to, ah, tayo ka ate. 10% pa lang to, wala akong ginagawa, oh, yan oh. Pag ginawakan mo to, pinisin mo yan. Ow! Susunod siya kahit sa'yo.
Bijuhi aku bijuhi. I think bijuhi. Ngalaman to experience. Mika tayo. Si Mika, wala na. Ginawa kayo dito ate, no? 10%. 10% mo lang yan. So, halimbawa, kung gusto ko siyang dalhin sa hindi, balilangin na lupa, yung susunod ko siya. Kasi susunod siya eh. Pag hindi siya sumunod, arayahin ko gagawin siya. Pero kung susunod ka, talagang talaga. Yung tinatawag na conserve your power. Every time sa state by, conserve your power. Hindi pwede yung Pasok mo sa kanya, oh. Pasok ka dito. Bang, bang, bang. Papatay Pwede mo na ituntok sa kanya. Dito pala, ang puso ko. Oo, labas ang paa. Para sa kong gano'n. Hindi, isa-serve ko kayo. Kaminin kami na, no? Sabunot ang tuba. Wag! Sasabunutan eh. So, gano'n lang dapat. So, dapat alam niyo kung saan yung kalinga. Kasi pag dito, sa tabo niyo, eh, pwede mo na gano'n yun. Hindi, ako makagal na yun. Kasi yung kalinga, nasa ilalim. Hindi ko na gano'n. Hindi lang ako nagulat dito si Alma. Okay, so any question bago tayo mag-issue ng certificate? And kailangan tayo mag-bigay para sa... Ang dalawa yung palo niya, pwede naman niya. Kaya May papos. Ayos na kami. Hindi lang yan ng certificate.
natin. Upa may... Mahira lang yung Congratulations, ma. Okay. Ganyan lang, para hindi mabasa yung pangalan. Miss Melissa Celis. Amalia Eugenio, yun! Melissa! Melissa, stand by. Tadiri kayo. Baka tawagin ako. Maya, tawagin ako. Pwede bang puti na lang yung ate? Congrats, congrats, congrats! Ate, pwedeng pagpaganong konti para makita yung ano? Ate Mercy Falco. Ate Bali ko pick up. Yes. Congrats. Salamat. Hadi dito. Ang exit dito, ang exit. Ate Junesa Peñaranda. Ate Ate. Yeah. 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 Yeah
So yung mga hindi pa nabigyan, line up lang, itin natin si Kuya Guido, pupunta na. Kasama din si mga... Mamaya po yung certificate natin. Ito na lang. Takpan lang daw yung ano, pangalan. Takpan mo lang yung pangalan, sis. One by one daw. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get some calls. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't. Shining like it's neon, rock like Kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Stands out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When that's enough, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxy. Stands out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When that's enough, then I just have to leave. Yeah, 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 shoot, shoot. Kasi pag-alas ko yun ako. 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 Kasi pag-alas
Ay, tumba. Mm-hmm.